Noong mga nakaraang video ay pinakita ko sa inyo ang pinakamalupit at pinakadidli na martial arts style na gawa ng Pilipino. Ito ang Pilipino martial art na Kale, Arnes Eskrima at Duce Pares. Pero mayroon pang dalawa na pinakadidli na martial arts na gawa at inbinto ng mga Pilipino. Ito ay ang Yawyan at ang Munggos. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Yawyan o Sayaw ng Kamatayan ay isang Pilipino martial art na dinidevelop ni Master Napoleon Fernandez. Ang Yawyan ay isang Pilipino kickboxing style, kahawig ng kaunti ng Muay Thai. Ang kaibahan lang ay ang Yawyan ay magaling mag-twist o magpaikot ng kanilang baywang dahil ginagamit ito sa kanilang mga kicks o sipa. At mayroon silang 40 basic kicks o style sa pagsipa, kaya para din itong Taekwondo ng kaunti. Pero mas matindi pa ito sa Taekwondo. Dahil ako mismo ay nakasaksi sa kanilang mga practice at training at kakilala ko mismo ang kanilang grandmaster na si Napoleon Fernandez nung pinakilala siya sa aking kaibigan na may-ari ng gym kung saan doon din ako nag-workout at doon din nagpra-practice ang mga Yawyan way back in 1989 doon sa San Juan Metro, Manila. Kaya nakita ko mismo kung gaano kagaling ang mga Yawyan at napahanga ako sa kanilang estilo lalo na sa kanilang mga kicking or sipa. Isipin mo 40 basic style of kicking ang kinilang pinapraktis. At sa sipa pa lang yun, ganun kagaling ang mga Yawyan. Kaya kung high kicks ang pag-usapan ay walang sinabi si Bandam at saka si Ungbak. At ang napansin ko noon, karamihan sa mga Yawyan ay maliliit lang ng mga tao. Pero ang gagaling nila at ang founder na si Grandmaster Napoleon Fernandez ay isang undefeated All-Asian and Far East kickboxing champion noong early 70s. At si Master Nap Fernandez ay pinag-aralan din niya ang ibang estilo ng martial art gaya ng Jiu-Jitsu, Jeet-Kune-Do, Karate, Eskrima, Aikido at Judo. At dahil dito, kinukumbayan niya at pinagsasama ang mga estilo na ito, dito natatag ang tinatawag na Yawyan o Sayaw ng Kamatayan noong 1972. Ang Yawyan ay isang martial art na napakadidli at nakakamatay ito kung gagamitin mo ito sa mga kalaban lalo na sa street fighting. At malaking pakinabang nito lalo na sa mga Pilipino na katantaman lang ang laki o para sa mga maliliit na tao. At kaya ito ay inimbento ni Grandmaster Nap Napoleon para sa mga Pilipino laban sa mga malalaking kalaban. Nationwide na as a sport. Ang Yawyan, sport talaga. Ang combative later, itinuturo. Hawa na tinuturo, sport. Ang pagkakaiba ng sport sa combative, ang sport may rule. Ang combat, walang rule cut, ano pwede. At ang iba pang kaibahan nito sa Muay Thai ay ang Yawyan ay nag-emphasize sa long range habang ang Muay Thai naman ay nakapokus sa tinatawag na clinching or dikitan na laban. At maraming mga Yawyan practitioner na sumasali ng mga ibang martial art competition or tournament gaya ng Universal Reality Combat Championship at Peerless Fighting. Karamihan sa mga Pilipino martial art ay nilikha in the form of survival. Pero ang Yawyan ay dala-dala nito ang mabigat na impluensya ng mga katapat na martial arts. Ang hand technique at kicks ng Yawyan ay pareho din ang kilos at galaw ng Arnes stick. Ang 12 bulo punches ng Arnes ay isinasama din sa Yawyan at yung techniques na tinatawag na palis-palis or sweeping from one side to another. Lahat ng mga unggulo ng pag-aatake gamit ang Arnes ay kaya ding magawa ng Yawyan gamit ang kanilang mga sipa or kicks. Ang palatandaan ng Yawyan ay ang kanilang training at conditioning. Sean, in the same time, ito yung identity ng Yawyan. Pagka nakita nyo na ganito ang movement, Yawyan yun. So unang palo, okay, yan yung pababa. Pababang palo. Okay, pangalawang palo, okay, palabas. Okay, then yung pangatlo, okay, paloob. Okay, yung pang-apat, okay, panglima. Yes, okay, yun yung combination. Okay, sa kick, ita-translate niya sa kick. Number one na palo, okay, sipa, okay, pababa. Okay, yung number two na palo, sipa, okay, hooking and circular, pwede yun. Pangatlong palo, okay, kanti.
Isa sa mga Yaoyan practitioner ay nagsasabi ay nagbubunot siya ng sahig sa gym para makondisyon ang kanilang mga paa at ang kanilang mga hitting bag o punching bag ay sulid na kahoy na binabalutan ng lubid. Ang Yaoyan ay isang martial art na hindi masyadong pinapansin pero hanggang ngayon ay nandyan pa. At gaya din ng ibang martial art, ang Yaoyan ay may rules. Maaari kang masuspinde kung lalabag ka sa mga rules. At ang mga importanteng rules na ito ay kailangang huwag kang uminom, huwag kang magsisigarilyo, at hindi ka magsusugal, hindi ka magumpisa ng laban or provoke fight. At isa sa hinangaan ko dito sa Yaoyan ay wala silang belt system. Hindi gaya ng iba na magumpisa ka sa white, green, brown hanggang black. Si Master Nap ay hindi naniwala ng belt system. Kaya lahat pwede ay maturuan ng advanced techniques depende sa kakayahan mo. Ayon kay Master Nap, kahit black belter ka, pag ang kalaban mo ay mas malaki sa'yo at pareho kayo ng skill level, ay tatalunin ka dahil mas malaki siya. Kaya tinatag niya itong Yaoyan. At noong 2018, pumanaw ang martial art legend, ang founder ng Yaoyan na si Napoleon Fernandez sa edad ng 92. Ang isa sa pinakadidli at lethal martial art na inimbento at dinevelop ng isang Pilipino ay ang tinatawag na Munggos or Mink Munggos. Ang founder nito ay si Grandmaster Cecilio Sandigan at gumugol ng 30 years si Sandigan para mag-develop sa sistema ng martial arts na ito. At ayon kay Sandigan, na natuklasanan niya ang pinaka-powerful at pinaka-epektibong martial art technique, ang martial art na Munggos ay binuo ng footwork, flexibility at smoothness of movement para maiwasan ang punto ng kalaban at kailangang nasa tamang timing at counter-attack para sa kalaban. At ang sistema ng Munggos ay dalubhasa sa paggamit ng iba-ibang mga weapons. Kasama nito ang mahaba or maikse, lalo na ang stick weapons, at gumamit din sila ng mga matatalas ng weapons. At hindi lang ito nagtuturo ng mga weapons, nagtuturo din sila kung paano madisarmahan ang mga kalaban na may dalang weapons o armas. At ang Munggos martial art ay dalubhasa rin sa hand-to-hand combat, lalo na sa tinatawag na locking techniques at ang tinatawag na arresting techniques para sa mga law enforcement at mga pulis. At ang Munggos ay epektibo din para sa tinatawag na striking techniques gamit ang iba-ibang points of attack na nagresulta sa pagkaparalisa o pagkamatay ng kalaban. Ang biglaan at buong epekto ng strike kasama ang speed and timing na tumama sa kahit saang parte ng katawan ng tao ay nagdudulot ng pagkaparalisa. At dahil sa heavy impact nito sa kalaban, ay naging napaka-imposible na nitong ma-counter-attack. Ang klaseng martial art na ito ay napaka-applicable lalo na sa mga practitioner na laging nagtitraining at disiplinado, at applicable din ito sa araw-araw na pamumuhay, lalo na sa mga tao na nagtatrabaho bilang pulis, security guard at bodyguards, at iba bang mga trabaho na nangailangan ng self-defense. Ang Mink Munggos ay isang martial art na pure Filipino na pinagtibay ito ng Philippine Martial Art Association. Ay tinatawag din siya na the split second deadly movement. Isa itong sekretong sayaw na nakakamatay dahil sa sobrang bilis nito at timing at hindi na ginagamit ang emosyon sa pag-atake ng kalaban. Ang kilos at galaw ng Munggos martial art fighter ay ang pag-isip at mag-relax sa panahon ng engkwentro. At ang Munggos fighter ay nag-iisip kung disarmahan ba niya o gawing paralisado ang kanyang kalaban in a split of seconds. Kaya isa itong pinaka-deadly martial art, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa buong mundo. Pero maraming nagsasabi na hindi basta-basta nagturo ang Grandmaster na Cecilio Sandigan na baka gagamitin ito sa masamang layunin. At hanggang sa susunod, maraming salamat.